Hey yo, welcome to another video, Man Cannot Ride here. So nag-ride tayo kaninang umaga. Nang wala lang, gusto ko lang talaga mag-motor. Actually, tinatamad akong lumabas, tinatamad akong makisalamuhan sa maraming tao, tinatamad akong makakita ng maraming sasakyan, tinatamad akong maligabukan, tinatamad akong kung ano. Pero dahil gusto kong mag-motor, nag-motor pa rin ako. So, nakaano rin tayo, nakabuo rin tayo ng 35 kilometers, nagpunta tayo ng Motostrada Sucot. But anyway, ito may ipapakita ko sa inyo. Ang kagandahan naman noon na nakapag-ride ako ng actually medyo parang kamote-kamote ako kanina sa ride, anak natin pa. So, kapag medyo napapakamote ako, okay, tingnan natin ang suspension travel. So, ako ay nakakuha ng okay, wait. Woom! Yan. So, tayo ay nakakuha ng 30. Ano, itong natitirang agwat na to ay 30 millimeters. Okay, so ang 30 millimeters na yon, imaminus ko pa sa 10. Imaminus ko yung 10 kasi yung 10 yung bottom out nito. Okay, ang ano ko dyan, palatandaan ko dyan, itong metal indicator na to ng metro ko. Yan yung bottom out, ito yung bottom out. So 30 minus 10, 20. Meron na lang akong 20 millimeters na natitirang fork travel. Ito yung nakuha kong fork travel kanina sa ride ko. And this is good. Ibig sabihin na ma-maximize ko yung fork travel dun sa ride ko kanina. Kasi ang turo sa akin ni Dave Moss is dapat yung natitirang travel is nasa mga 10 to 15 mm. So ito 20 mm. So meron pa akong 5 mm na pwede pang gamitin. Sana. So hindi naman ako nag-heavy braking kanina, medyo may mga lubak-lubak lang. Pero ibig sabihin ito, itong fork travel na to na nakuha ko dun sa ride ko kanina, this is optimized travel, maganda yung travel nito. Hindi siya masyadong matigas na hanggang dito lang yung travel, hindi naman siya masyadong malambot na nagbo-bottom out. But speaking of malambot, kita niyo naman to, lubog na lubog ang shock. Lumubog yung shock, you know, yun yung inyong zip tie nandun sa loob ng bump stop. Bumaon na siya sa bump stop, oh. Wala na siya, oh. Nagbobot. Ibig sabihin, itong shock kanina dun sa ride ay nagbo-bottom out na siya. Ngayon, bakit ganito yung nangyari sa suspension? Ito kasing setup na ngayon ng preload ng shock, itinono ko to para dun sa anak ko. Dun sa aking anak na 40 kilograms. So itong preload na to ay para sa isang rider na 40 kilograms. Pero ako, dahil ako, ang riding weight ko, ano ba, ang timbang ko na ngayon ay 70 kilograms plus my riding gear 7, so 77. So yung nakatono para sa 40 kilograms nung ni-ride ng 77 kilograms na riding weight, you know, bottom out, lubog. Ngayon, ano bang problema sa pag nagbo-bottom out ang shock? Pag nagbo-bottom out ang wait lang. Pag nagbo-bottom out ang forks, simple lang 'yun. Malamang sa malamang 90% simple lang 'yun. Okay, ang bottom out naman ng shock medyo survivable pa 'yan. Pwede pa siyang i-recover. Ang problema sa nagbo-bottom out ang shock during turn in, okay? So pag turn in mong ganyan, So pag yan, dito with the motor, 'di ba? Pag turn in mong ganyan, tapos nagbo-bottom out yung shock, mag-a-understeer yung motor. Para nangyari is sa halip na lumiko, mangyari pag lean, magpo-push. Yan, mag-a-understeer. So pag nag-understeer, yun yung tinatawag na nagra-run wide into corners. At yun ay dahil nagbo-bottom out. Isa sa mga dahilan na, hindi lang yun yung dahilan, pero isa sa mga dahilan ay dahil nagbo-bottom out ang suspension. So, again, ito, this is an example na talagang dapat nakatono ang suspension sa riding weight. Yung anak ko, 40 ang kanyang timbang, siguro pag nagsuot siya ng gear, mga 47 or 45. Kung siya ang sumakay dito kanina, magandang shock travel. Eh ngayon ako, bottom out. At naramdaman ko yun kanina habang nag-ride ako. Although hindi naman ako nag-ride sa twisties,
Pero ramdam ko na parang iba yung takbo, iba yung kapit ng likod, iba yung pakaramdam ng likod. Alright, so i-re-adjust ko to para sa timbang ko, para sa 77 kilograms. Actually, sa ulo ko na to. Kapag nakatimpla to ng ganito, dadagdagan ko lang yung preload. Okay, dadagdagan ko yung preload papunta doon. So, iikot ko to ng, kung nakaharap tayo ganyan, ng clockwise. Okay, iikot ko yung pataas. Tapos para pumasok siya dito, para mag-compress pa siya, magdadagdag siya ng preload. Kapag ganito, dadagdag lang ako ng 1.5 or pag gusto kong komportable, dadagdag ako ng 1 and 1/4 turn. Kung gusto ko ng medyo maayos ang performance balance, 1.5. Ngayon, kung gusto ko ng yung talagang sporty, yung stiff, magdadagdag ako ng 2 turns. So, yun na lang muna ang pag-iisipan ko kung ilang dadagdag ko. Tapos, testingin ko ulit bukas. Wala lang. Ito, maligaya ako sa mga ginagawa kong ganito na nagtotono-tono. Bigyan ko yun ng isang example bago ko tapusin ang video na to. Yung gitara ko, hindi yun nakatono ng standards. Ng standard. Ano yun? Puro yun, chop-chop tuning. Ano yun? Ang tuning nun, ako lang yung nakakagamit. So, medyo mahilig ako sa ganun. Yung mahilig ako na itono yung mga bagay na ginagamit ko para lang sa akin. Para ako lang yung nakakagamit. Parang selfish naman. Ano. Anyway, so yan. That's just an example for you guys na gusto kong i-share ngayon. I'll see you on another video. Tingnan natin kung ano pang may i-share ko. Magtotono muna ako ng shock. Okay?